Samantala, tunghayan natin ang panayam kina Ka-Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy kasunod ng paglaya ng mga ito mula sa detention facility ng House of Representatives. ANDF, you have no expectations. You just embrace it and you just jump. And we were very ready to spend our holidays here away from our family. We were very ready to do that. And that's very important kasi pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin. And siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo. No? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country. No? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan, napakadelikado nun sa isang demokrasya, lalo ang freedom of the press. Freedom of the press is where a lot of our freedoms rest on. In fact, where so many of our human rights rest on. So this is so important na ipaglaban ito. So maraming salamat sa mga kababayan natin na sinabayan tayo dito at yung ang mga even the PMA graduates who issued that statement, no? Also, but basically what we've learned from this is what Eric just said, no? Ang kapangyarihan talaga ng isang bayan ay nanggagaling sa taong bayan. At yung ginawa namin dito ay pag-aalay sa isang bayan na talagang worthy na ipaglaban. So, paglaban natin at mahalin natin ang ating bansa, because when you have congressmen like that who are abusive and arrogant and who flout the laws of the land and our constitutional rights, then our democracy is in grave danger. Ma'am, ang sabi kanina, parang the reason ko ba't nag-grant is because nung sinisita daw, apologetic daw yung inyong parang remorseful daw kayo. Okay? Hindi siya nagsulat, ako nagsulat. It was Eric. So, they came kasi to us and said that you have to write a letter of apology before we release you. No? And I said no to that. But Eric felt naman, okay, go ahead. Yung ginawa ko pong sulat, ang aking paghingi ng kapatawaran sa komitiba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source man o wala. That is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable, hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Sa panahon na pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mo ang emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract nang sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man wala ang mamamahayag, may soto law man wala ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news, yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yun. Hindi po dapat kami ikinulong, dapat sinagot ng maayos. Kasi ang totoo lang, may naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos, pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at Estado. Yan ang countercheck sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niya na po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Wala po. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireveal niyo nga po, sir. Because of the story niya yon. I did not reveal any names. So sabi niya, may nireveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay
na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. Wala po kayong maligay na pangalan. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Sir, lastly, ang reaction na lang po, meron na pong hinain na pong panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsasay po yung dinggin pag-ito next year. I'm not privy kasi to the details. No? Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building. No? And we were the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin. No? Libo, hindi na natin maibilang. Na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, ang si Arlene Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, no, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress, no, to as their ally and as their cover to do this. No. Kamusta yung hunger strike? Oh, grabe. Oh, yes, ayos. Ayos siya. Maguguto, matamlay, pero grabing suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. Yeah. At 24 hours, 160 signatories na mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso, and the threat against the sovereignty of the state is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo, at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Brosas kapag nandyan ako sa harap nila, si Ma'am Lorraine at mga kadre kagaya ko. Sana po sila ang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. At magkaisa na po ang mga political leaders natin. At maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, ganun din dapat. Ang dating country last day, nag-rally. Nagbanta sila pag hindi ko i-release yung kanilang rally, lalaki, at posibleng na maabot sa Malacanang. Your thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libu-libu kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance, at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. At yan po ang mabibigat na mensahe ng ating mga kasamaan dito sa SMNI. Nakita naman natin na Daniela na bumuhos talaga ang suporta ng taong bayan. Isa yan sa nakita ng ating mga mambabatas kung saan higit sa 150 signatories na ng mga PMAers na may mga karangalan, na may mga magagandang history sa kasaysayan ng ating bansa sa kanilang laban naging CPP, NPA, NDF, at hindi natin makikwestiyon yan. At ngayon niya ay tayo'y tuwan-tuwa dahil nakalaya na ang ating mga kasamaan dito sa SMNI kung saan ipinakita nila sa taong bayan ang totoong boses ng bayan na hindi nagsisinungaling
at hindi matatawaran at hindi mababayaran ng kahit sino paman. Kaya saludo po kami sa inyo, Ma'am Lorraine and ka Eric.